guys, magandang araw sa inyong lahat. At last week, pinost natin yung failed magic na video kung saan ay nag-shrink ako lalo at mas malaki na sa akin ang drone ko. So, ngayon, ang oras naman para sa tutorial nito. Halos sa inyong malamang ay familiar na sa green screen or chroma keying. Ginagamit ang green screen para madaling matanggal ito sa background at matira na lang ang subject. Minsan kapag kailangan magsuot ng green ang subject, instead na green ang background na gagamitin ay ginagamit naman nila ay blue. So, umpisahan na natin. Gagawin natin ito sa After Effects. Buksan ang After Effects. Tapos i-import ang ating video clip na may green screen background. Okay, tapos i-drag dito para makagawa ng bagong composition. Tapos right-click natin ang ating clip. Tapos punta sa effects. Tapos keying. Tapos key light 1.2. Tapos dito sa screen color, click natin itong tila eyedrop at i-click sa green background. Tapos, ganyan na siya. Natanggal na ang background natin. Tapos itong mga sobra-sobra dito sa gilid, i-crop lang natin. At dito sa taas, meron tayong rectangular tool for cropping. Click lang natin ito, tapos i-crop natin para mawala yung white sa gilid. Ayan, kung napapansin nyo, kung alin ang sakop ng rectangular tool, yun lang ang matitira, kaya exclude lang yung unwanted background. Dito sa view, palitan muna natin ang view natin sa status. Itong black areas, ito yung transparent. Tapos yung gray areas naman, sila yung tila noise. At yung white ay ang key object mo. So kapag solid white ang subject mo at solid black yung background, panalo na yun at ready na to go. Kaya guys, sa shooting pa lang, dapat maayos nyo na ang lighting nyo. Dapat maayos ang pailaw sa background para pantay-pantay ang kulay niya. At hanggang kaya, walang shadow ang subject para mas madaling magtanggal ng background. So, meron na tayo sa ngayon nito. Ngayon, ibalik muna natin ang view natin sa status. Tapos, subukan natin paglaruan itong mga tools dito sa baba. I-adjust natin pataas ang screen gain para lumawak ang sakop ng transparency ng background natin. Siguro mga 130. Ayan, kung mapapansin nyo, nagsosolid black. Ibig sabihin, transparent na yan. Tapos, itong screen balance naman, i-adjust natin pababa para naman madagdagan ng pagka-white ng subject natin, which is the keying. So, siguro mga 15. Okay. Tapos, drop down natin itong screen mat. Tapos, itong clip black, gawin nating mga 10. Or, gawin na natin 15. Tapos, itong clip white, gawin nating mga 60. Yan, or gawin na lang natin mga 50. So, yan. Tapos, ibalik muna natin ang view natin sa final result. Tapos, lagyan na natin ng background. Import lang natin ang background natin. Tapos, i-drag lang natin to sa composition panel at ilagay sa baba ng clip natin. Ngayon, pwede na natin paliitin ang subject natin. I-select lang ang video clip. Tapos, i-position na natin sa taas ng drone. Tapos, i-resize lang natin ang subject. Adjust natin ng scale. Siguro mga 20. So, masyado siya maliit, no? Gawin natin mga 30. Tapos i-position natin sa itaas ng drone. Maliit pa siya. Gawin na natin 35 ang scale. Tapos meron na tayo nito. Ayan.
Okay, tapos i-ani muna natin ang background para maayos natin ng konti ang edge ng subject. Dito sa baba ng screen mat, dito sa screen shrink, bawasan lang natin, ilagay lang natin sa negative 1. Tapos i-duplicate lang natin itong clip natin. Okay, tapos ilagay lang lahat ng mga backgrounds na gusto mo. Tapos i-resize mo lang ang mga subjects mo sa green screen. Yan, so, at meron na tayo nito. Oh, anong nangyari sa akin? Ba't ako lumiit? Akala ko ba gusto mo mas malaki sa'yo drone mo? Oo, pero gusto ko malaking drone. Ah, ganun ba? Sorry ah, pero 24 hours pa bago kita may balik sa dati. Sige, punta mo na yung drone mo, mas malaki na sa'yo ngayon yun. Magagamit natin ito sa mga future projects natin. Basta dapat maayos lang ang pag-ilaw. At guys, iyan ang ating simpleng trick. Pero, astig! I-post nyo lang sa baba kung may mga tanong kayo na gusto nyo talakayin natin sa mga susunod na linggo. So, at ako po si Brian Layug at paalam!